Hi everyone! Again, this is Sir Medel Sagom of Service National High School FBS, TVL teacher from the Division of Pampanga. Okay, now ipapakita ko sa inyo kung paano mag-table napkin, okay, ng kung tawagin natin ay bishop hat. Paano ba ginagawa ang bishop hat table napkin? So, it's so easy. Gagawa lang tayo, kukuha lang muna tayo ng table napkin. Okay, so from the table napkin, so again, papakita ko sa inyo yung kabuuan. So, gagawa, o ifo-fold natin yung table napkin natin into rectangular shape. Okay? From a rectangular shape, tignan nyo, medyo komplikado ang, sa lahat ng table napkin, medyo komplikado ng bahagya yung ating bishop hat. Okay? Edge to edge muna tayo. From this edge and the other side edge. Okay? Ang gagawin natin, makikita mo meron tayong line sa gitna. Okay? Ito yung magiging guide natin para malaman natin kung nasaan ang in-between ng rectangular shape. Okay, edge to edge tayo. Okay, hawak niyo yung edge to edge. And then, meet halfway. Okay? Hanggang maka-form kayo ng ganitong sheet. Okay? And then, ayaw natin ulit magkabila. So, again. So, from a rectangular shape, okay, gagawin natin siya, i-fold natin siya ng ganito. Okay, so magiging ganito ang itsura ng ating table napkin. Dapat ganito siya. Okay? And then, iaharap mo siya sa'yo. So, makakakita ka ng dalawang magkabaliktad na triangle facing to you. Okay? And then, ang gagawin lang natin is upside down natin lahat ito. Hawakan mo yung pinakadulo, yung upper, yung apex ng isang triangle, at saka itong kabilang dulo, upside down. Okay? Upside down. Babalik na rin lang natin. Pababa. Pagkabaliktad, ang gagawin mo, halfway ifo-fold mo to. Pag pinold mo to halfway, hayaan mong maiwan yung small triangle sa baba. Kailangan mo maiwan yung small triangle sa baba. Okay? Pagka-fold halfway, pag inangat mo to, makikita mo, meron kang tela rito na nakahihintay na hawakan. Hawakan mo to, at hawakan ko itong kabilang dulo, upside down ulit. Okay? Para makabuo ka ng ganitong klaseng fold. Okay? And then, itong big triangle na nasa harapan mo, ibababa mo siya. Okay? Pero pagkababa mo, makakikita ka ng guidelines. Okay? Ng lines. Okay? This will be your guide. Tapos, ifo-fold natin ito. Okay? Hanggang dito sa baba, ifo-fold mo yan. Okay? To form another small triangle. Kailangan perfect triangle ang mabuo mo, ha? It is very important to have a even triangle shape. Tapos, yung binaba mo triangle kanina, ibabalik lang natin. Okay? Pagkabalik, upside down ulit tayo. Upside down or baliktad. Okay? And then, from here to here, okay, makakita ka ng diamond shape. Ipo-fold natin ulit yan. Okay? And then, hand iron ulit tayo. So, kailangan makabuo ka ng another triangle. Okay, yung another triangle na to, yung pinaka-last na pinold mo, itatakin mo siya dito sa pocket. Okay, so takin lang natin siya. Pagka-fold, pasok sa loob. Okay. And, ganito na magiging itsura niyan. Okay, and then sa pinakababa niyan, okay, meron yung lips, ang gagawin mo lang, i-open mo lang siya, bibilugin mo lang. Okay? So, para tumayo siya. Pag tumayo na yan, ganito na magiging itsura niya. And there you have it. Meron ka ng tinatawag na bishop hat folds.